Ay, mga kabayan, isang malamig na hapon sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon is tungkol sa mga homesick. Matutawa ka na lang dito minsan talaga pag ano, pag yung mahimasmasan ka. Oh, kabayan, lalo dyan sa Pilipinas, alam nyo, para malaman nyo kung anong mga sakit namin dito pag homesick kami. Kasi ang trabaho lang namin dito, bahay, trabaho, kain, tulog, bahay, trabaho, kain, tulog. Yun lang pa rotation ng buhay namin dito. Maliban na kung may mga imbitahan na party or lakad, biglaan. E ngayon, walang party-party ngayon kasi pandemic. Matatawa ka na lang minsan dito, kabayan, yung iba. Kumakanta. Iba ang lyrics. Yung iba nakawilihan mag-email. Yan. Dahil sigun sa walang ano, mapaglibangan. Tapos, hindi rin kinakausap ng mga pamilya sa Pilipinas. Paano hindi ma-homesick yung tao? Maalala lang pagpadalahan na. Or may kailangan, emergency, si ano, kailangan ng ganir eh. Ganon. Ng ganyan. Naalala lang pag may ano, hihingin. Kaya sa amin dito, kabayan, mga kabayan, sa amin dito, pag yung mag-message or tumawag ng nakakamusta, nako, alam na kasunod noon. Baka meron ka pa. Kailangan pa nila. Ganun dito, kabayan. Kaya pag sinabing kamusta, birang-bira sa amin dito makakatanggap ng kamusta na hindi mangungutang or mag, ano, nangangailangan. Hindi nyo ba kami mag-message ng walang kailangan? Hindi nyo ba kami makamusta na wala kailangan na pera or gamit or ano, anything? Masakit, no? Yun ang katotohanan dito, kabayan. Tulad nyan. Yung iba, kahit hindi na inom, natutong uminom. Wala eh. Yung iba, para lang maanuhan, ma ano yung kanilang homesick, nagpa-part-time. Oh, nagpa-part-time ko ba yan kasi may part-time dito pero bawal. Yung iba, tumatago na lang. Yung iba, lakas magkape tulad ko. Nakakalimang kape ako maghapon. Tapos tulala, hindi ako nagsasalita. Pag nagsalita man ako, bi ano, tipid na tipid. Pero pag meron naman akong homesick na daldal ako kasi wala kang makausap. Makatabi mo lang sa upuan or hindi mo ano, makakilala, makasalubong mo lang. Daldalin mo na. Yan po ang tama ng mga homesick dito, hindi lang ako meron ganun. Meron din po iba, ganun din ang ano. Meron ditong iba na ano, homesick, nagsusugal. Oh, may sugal din dito. Hindi ko lang alam kung saan, pero may nagsasabi, may nagsusugal dito. Positive yun, kabayan. Hindi ko lang alam kung saan. Eh, sugarol yun eh. Iba naman linya nila eh. Sigun sa walang mapaglibangan. Hindi ka rin makalabas kasi nga pandemic. Lalabas ka man, delikado. Lalabas ka man, walang pera. Sige nga. Ay nako. Ano pa bang klasik ibang homesick? Yung iba dito, tulog ng tulog. Tulog, kain, tulog, kain. Kaya lalong lumulubo. Tapos pagsabihan mo na, kabayan, mukhang ano ah, lumalaki ka. Gagalit sa iyo yun. Nadagdagan mo yung homesick niya. Tapos yung mga anak, pag kausapin, pagtawagan or kausapin, di sumasagot. Or asawa, or kapatid, nanay, tatay, busy. Busy pala sila eh. Tapos pag natin ng katapusan, hingan kang pera. Eh, pag ibig sabihin, pag mag-busy kayo, hindi na kailangan ng ano, padala ng OFW. Kasi busy kayo eh. May pag, ibig sa pag-busy, may kinaabalahan kayo, mapagkakitaan. Eh kami dito, pag-busy, may kinaabalahan, may ano, pagkakitaan talaga. Dapat ganun. Ano pa? Yung iba dito, linis na linis. Ito pa, matindi.
Pag walang magawa talaga, post nang po sa Facebook, akala mo may kaaway. O akala mo naman broken hearted. Hindi naman pala. Diba? Kakaiba talaga ang homesick pag umatake dito. Meron yung iba na iyak, wala namang dahilan. Tapos pala, tapos tanungin mo, bakit ka naiyak? Tapos ngumiti. Sabi ko, delikado na yun ah. Naiyak ha? Tinanong mo, tanungin mo, bakit ka naiyak? Ngumiti. Yung pala pinapanood, Korean novela. Pambihira buhay ito. Oh, relate yung iba dyan. Ay nako kabayan. Homesick pa more. Pag ako kasi minsan homesick talaga kabayan, nakaano lang ako, nakahiga lang ako sa kama ko tapos nanonood lang ng YouTube or Facebook. Scroll down, scroll up, scroll down, scroll up. Ganun lang ano. Or else, mapagdisikitahan ko, mag-search ng history. Yun, ganun lang. Kanya-kanya ditong ano, kanya-kanya ditong strategy kung paano malampasan yung homesick kabayan. Hindi ganun kadali. Kaya yung iba siguro na tutulig or nagkakaroon ng ganun kasi nga wala eh, may walang makausap. Tapos may makausap man, hindi ka man pakinggan, iba man yung sa kanya. Kasi parehas kayong nagdadalas ng ano, ng problema, ng tawag na homesick. Yung iba kahit na masama sa loob nila, nakipagrelasyon. Ay ano, yan, relasyon na naman. Ako po. Homesick si kabayan. Homesick din si kabayan. Ay, nagka-homesick sila. Yun, yun. Sira ang pamilya. Yan po ang problema sa pag-abroad. Either dito ang masisira or sa Pilipinas. Ganun po ang consequences na nag-abroad. Hindi ko po kayo tinatakot. Totoo po yan. Realidad po yan. Either magluko yung nandito sa abroad or ang nasa Pilipinas. Hindi lang po yan nangyari sa akin. Sa halos kadalasan po. Hindi ko malagyan ng porsyento kung ilan. Basta mostly nang nasa abroad at saka sa Pilipinas. Either sa Pilipinas na magluko or dito. Ganun po. Masakit na katotohanan. Pero nangyayari po yan. Diba? Kasi lack of communication. Yun ang unang dahilan. Pangalawa, pera. Kasi kung kinakamusta nyo araw-araw yung ano nyo na ano, bawa, or sabihin natin twice a week, three times a week, nag-uusap kayo through kahit ano lang, chat-chat lang, at least naibsan yung ano, lungkot nyo sa bawat isa. Nakangaral na naman ako ah. Ano totoo ah. Di pero totoo talaga kabayan, nangyayari po yan. Kasi minsan, yung problema mo, na sa nakakausap mo, na kaya niyang pagaanin kahit na true nag-uusap lang kayo. E minsan dito, naghihinaing ka kabayan, naghihinaing din siya. Ina-develop na. Anong gagawin mo? E lalo pa malayo sa Panginoon. Ay nako, lalo na. Diba? Kung si Lord lagi ang kausap nyo, kaya sintro ng inyong relasyon, sigurado yun, 100% magtatagal ang relasyon. Tapos samahan nyo ng magandang komunikasyon. Ang homesick po kabayan kasi minsan marami rin magpapakamatay. Hindi ho yung biro, totoo po yun. Walang halong pananakot yun. Yung iba kaya tumataba dito kasi kain ng kain. Pag na-homesick, kain ng kain. Hindi nyo naiintindihan yun. Kaya kabayan, kung anong homesick mayroon ka, just comment down below. Kasi yung tinitira kong kape araw-araw, hindi 3-in-1 eh. Ang lakas ko kaya magkape, lalo pag yung ano ako, na-homesick ako.
or lalo galing na duty. Nung nasugatan ako, dugo pa rin naman ang lumabas, hindi kape. Ay nako. Dahil na homesick si kabayan, nagkaroon ng relasyon. Yun. Nakalimutan ang pangarap sa buhay, nakalimutan kung bakit siya nag-abroad. Sa Pilipinas, ganun din. Nakalimutan may uwi pa sa bahay nila. Yun, pag-uwi, sira na ang buhay nila. Sira ang bahay nila. Ang mag-suffer na naman, mga bata. Kung sino dyan nakaka-relate ka bayan, just comment down below. Please subscribe and share. Palaguin natin tong ano na to para makatulong tayo sa iba na ano nangangailangan. Ito po ang purpose ko sa ano ko na to, sa channel ko na to. Kaya salamat po, hanggang sa muli. Paalam.